the new video and ang video na to ay isang Yes, disclaimer lang po bago mag-umpisa. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga napamili ko at kung saan ko sila napamili and kung magkano sila and hindi itong video na to ay hindi po ako nagyayabang dito dahil didin po kami mapera at 1,000 pesos lang din yung budget. So, yeah, without further ado, let's go to the video. So, ito, yung una ko ipapakita sa inyo, mga Beksh, is ito yung mga bagay na libre sa akin ni Mama. So, hindi ito yung pinaka-budget ko na 1,000 pesos. So, umpisa na natin. Unang-una, pumunta kami dun sa Tutuban Mall and then hanapin nyo dun yung stall, yung parang stall dun na Urig na Mura. And itong nabili ko, ito para siyang lalagyanan for school. 30 pesos lang siya sa Urig na Mura. Ayan. And pwede siya paglagyan ng mga stuffs mo sa school, papel, ganun. And ito rin yung mga nabili ko pa, gunting. 18 pesos lang din to. Ayan, ayaw. Ayan. 18 pesos lang din to sa Urig na Mura. Sa Tutuban Mall. Tapos, bumili din ako ng sticky notes. 15 pesos lang tong sticky notes na to sa Urig na Mura. Ito naman, next. Itong mga ipapakita ko sa inyo. Ito yung mga nabili ko sa labas. Talagang sa labas ng Divisoria sa mga kalye. So, ito una-una. Itong matte notebook na to. Matte notebook lang yung binili ko kasi hindi ko naman na kailangan ng ibang notebooks kasi nag-recycled ako ng notebooks ko last Thursday. Ewan ko last Thursday ata. And 30 pesos lang to. And mura dun yung mga notebooks. Ito rin, sa labas. Kung makikita nyo, pansin na pansin nyo sa Divisoria. Sobrang daming nagkalat na mga medyas na 50 pesos. Tapos 3 pairs. Ayan. Bumili na si Mama para sa akin sa pasukan and maganda naman yung quality niya. So, ito naman yung mga napamili ko sa loob pa ng Tutuban Mall. May mga stall kasi doon na sinasabi na yung mga 10-10-10 pasok-pasok, ganon. So, bumili ako doon hair velcro. 10 pesos lang siya. And guys, kung nagtataka kayo kung ano yung hair velcro, ito, papakita ko siya sa inyo. Ito siya. Hair velcro. At pang siya, ang silbi nito, para sa hair. Yan. Pang pang tanggal ng bangs, you know, pag nag-aayos ka, you need a hair velcro. Next kong nabili doon sa 10-10 is itong correction tape na to na Cars. 10 piso lang naman siya. So, binili ko na tsaka huwag na tayong maarte sa design. Kasi 10 pesos lang at kailangan mo talaga ng correction tape sa pasukan. So, next kong nabili doon is itong marker na to. 10 pesos lang din to. Eh, nangangailangan kasi ako ng marker. Siyempre, magpapasukan na. Madami na namang isusulat na pangalan. So, bumili ako ito. And ito, last from Tutuban Mall, itong glue sticks na to. Dalawa siya for 10 pesos. And binili ko na kasi wala akong mga glue sticks dito sa bahay. Ito na yung last item na binili ni Mama para sa akin, yung pera niya talaga. So, ito. Itong sapatos na to, school shoes. Ayan, ganyan yung itsura niya. Napapansin niya ganda. Ganda at simple lang, pero ang ganda niya. And guys, 150 pesos lang to, itong pair na to. At ako kasi, yung tipo ng tao, hindi naman kasi ako masyadong kailangan branded sa ganyan. Kung better naman, diba? Why don't give it a try? Ganun! Sa labas ulit ng Divisoria, dun sa mga labas-labas na talaga. Yung madami kasi dun yung mga kabundok na mga kabundok na mga sandal, sapatos. May nakalagay na price na 150. So, ayan. So, guys, ito na talaga yung 1,000 pesos na Divisoria haul. At yung 1,000 pesos na yun is yung pera ko talaga. At ito yung mga nabili ko sa halagang 1,000 pesos sa Divisoria. So, unahin na natin ito.
Ta-da! It's a Gorilla Pad. Inuna ko na to para magamit na rin ngayon kasi medyo shaky na rin yung gamit ko ngayon, tripod. And yan, sobrang laki niya as in. And guess what? Meron na rin siyang kasamang yung pin ata for camera. Ayan. Guys, guess what? Kung ano price na to? Nagtanong-tanong kami. Sobra dami naming inikutan. Sobrang mamahal talaga, umaabot ng 300 pesos, 250, ganon. Nakikita naman ako 180, pero namamahalan pa rin ako. And, nung nag-ikot-ikot pa kami doon sa lumang 168 mall, eto. And, 150 pesos lang to. And, sobrang laki niya. As in, sabi nga naman sa mga, sobrang jackpot ko na dito kasi sobrang laki. Tapos, 150 pesos lang. So, grabe, mag-iikot ka lang talaga. Yun lang talaga yung key para makahanap ka talaga ng mura. So yan guys, naayos ko na at napalitan ko na yung tripod ko. And ito yung dati kong tripod. Kung napapansin nyo, sobrang liit. Tapos sobrang shaky talaga nito. So yan, pinalitan ko na siya. Pupunta naman tayo ngayon sa nabili ko doon sa Ilaya Street. So ang Ilaya Street, yun yung talagang parang, di naman sa, para siyang Changi. And may napanood kasi akong vlogger doon na sabi niya doon may mga nabibiling tela doon for your backgrounds, ganun. And nakabili ako ng dalawa. Ito gamit ko na siya ngayon and itong violet na to. Actually, hindi na siya tela. Ano na siya eh, kurtina na siya. Kasi hirap na kami maganap kasi sobrang laki talaga ng Ilaya Street. Tapos dami talagang tao and ang hirap talaga hanapin. Ito na lang yung binili namin. And ito yung gamit ko ngayon. And ito pa yung isa ko nabili. Yan. Try natin. Tada! At itong dalawa na to is 100 pesos. Bale, 50 isa cortina. So, yan. Disclaimer lang ulit. Bago ko ipakita yung mga susunod na nabili ko from Divisoria, disclaimer lang, I'm not promoting and convincing you to buy fake makeups or kung ano-ano pang guru-guru na fake. Buy at your own risk, mga best. Para sa akin kasi, di naman kasi importante kung original or hindi. As long as walang nangyayaring masama sa mukha ko, go lang. Pero pagka di ko trip or parang may nangyari na sa mukha kung di ka aya-aya, stop na ako doon. So, buy at your own risk, mga becks. So, yan. Punta na tayo sa palette na to. Ito, nabili ko ulit to sa 168 Mall na Luma. And this is the Morphe palette. 3502 Second Nature Eyeshadow Palette. Guys, ito talaga yung ito talaga yung binunta ko sa Divisoria, promise. Ito talaga. As in, gustong-gusto ko kasi talaga makabili ng ganito, itong Morphe na to. And sa 168 Mall na Luma ako siya nabili. And ito, ito yung itsura niya. Packaging, ganyan-ganyan. So, may nakalagay. And good siya for 24 months. Nakalagay dyan. And buksan natin. Ayan! May plastic pa siya para secured. Alam niyo ba, iniingat-ingatan ko talaga to all throughout ng biyahe namin tsaka paglalakad kasi mahirap eh. Alam mo yung pag nabasag, ang hirap. So, ito. Tama siya naman, dal-dal mo naman. So, ayan, ang itsura niya. So, plastic pa siya. Ayan ang itsura niya, mga becks. And, sobrang ganda ng mga colors. And, ito guys, nagkakahalagang 250 pesos lang siya. Nag-ikot-ikot kami, mga nasa 300 pesos, 350. Sobrang mamahal. And then, nung nag-ikot na naman kami sa 168 Mall na Luma, ito, 250 pesos lang siya. And, last price na daw, so hindi na ako nakatawa. And yan, try natin. Swatch natin siya. Ang pigmented niya! Ay, natutuwa ako. Pigmented niya. Tapos, hindi naman siya ganun ka-powdery. Hindi siya powdery, alam mo yun?
swatch pa tayo. Ito. Ay, ganito tawa talaga ako. Sorry. Alam mo yun, ang saya-saya kasi 250 pesos to sobrang pigmented na. Ito na, matry natin tong my shimmer. Ito. Oh, diba? Ang ganda niya, mga Bex. So, if you're looking for more palettes, go for this 3502 yung shade niya and so 168 siya, nabili. So, guys, promise, ang ganda. So, next ko naman na mga nabili is from 698 Mall. Eh, dun talaga, umapak ng sobra yung pera ko. As in, 504 pesos yung nagastos ko sa 698 Mall. Kasi, ang ganda talaga mamili dun kasi kompleto siya. Parang kompleto na siya. Alam mo yun? Parang wala ka na yung mga hanapin. Tsaka mura lang kasi. Ang ganda. If nagtatanong kayo kung saan yung 698 Mall, malapit lang siya dun sa ano, sa 168 Mall. And, tandaan nyo lang yung may nakalagay doon na maliit lang na 698 Mall. Tapos katabi niya, may katabi siyang Chooks to Go. Tapos pasok lang kayo sa loob noon. Sa first floor, pasok lang kayo doon kasi may guard doon. Pasok kayo doon. Puro pasok ka. Pasok kayo doon. And sa first floor noon kasi puro school supplies. Tapos, meron dong hagdan sa gilid and pagka inakit mo yung second floor na dun lahat yung mga gamit ng make-ups, mga garu-garu, lalagyanan, hikaw, basta nandun lahat. And ito nga na pamili ko sa 698 Mall na 504 pesos ang total. So unahin natin ang pinakasikat na Taiwan Lashes. Yan guys, sobrang ang dami kong inikutan. Sa 168, sa bawat nakikita ko, tanong ako ng tanong talaga kung magkano to. And tanong, ang lagi na sinasabi, 50, 80, 100, ganun. And dun sa 698, oh my god. Sa 698 Mall, 45 pesos lang siya. Ayan, 45 pesos lang siya. And ang kinuha kong number ay 217. Kasi ito yung itsura niya. Ito yung 217. Ayan. Ganyan kakapal yung 217. And 45 each lang siya. So, dalawa na yung binili. Next, na nabili ko sa 698 Mall. Siyempre, kung may falsies ka, siyempre, hindi ka mawawalan ng false eyelashes na glue. So, bumili ako ng dalawa. Ito ay ang Huda Beauty Strip Lash Adhesive Coat for Band. Yung ibang lingwahe siya, mga Beshi Bells. Ganun. Da talaga yung bibilin ko is yung Duo Adhesive ba yun? Pero wala na daw. So, bumagsak ako sa Huda Beauty na to. And 20 pesos each lang siya. So, kumuha na ako ng dalawa. Next na nabili ko naman is itong eyelash curler na to. Yan, wala kasi akong maayos na eyelash curler dito sa bahay. So, bumili na ako sa 698 Mall. Ayan yung itsura niya. And meron pa siyang refill. Pagka madumi na or ayaw mo na yung pinaka ganito, ayan yung puti, pwede mo siyang palitan. So, 50 pesos ata ito. Kung di ako nagkakamali, nasa resibo, 50 pesos ata yun. So, next ko na nabili is itong curlers na to. Ayan, 27 pesos lang siya. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. $14 siya. Ayun, may nakalabagay naman pala. Nagbilang pa ako. So, yan. 14 pieces siya na mga rollers. Kasi, pagka-feel ko lang magkulot. Or kung aura lang ako sa mga makeup tutorials, ganun. Gagamitin ko lang siya. And, next na nabili ko. Aside dun sa Morphe Fafal. What is Fafal? Aside doon sa nabili ko sa Morphe palette, bumili din ako itong Naked 3 6 Color Blush Urban Decay. Ayan. And 98 pesos lang siya sa 698 Mall. And yan. Maganda siya, mga best. Ay! Ayan, may kasama din siyang maliit na brush na hindi naman natin gagamitin kasi choosy tayo. Yan.
Ito blush to, tapos ito pwede mo gawing pang contour tong dalawa. Tapos ito, di ko alam kung anong gagawin dito sa dalawang pote. Pwede din to siya eyeshadow. Tapos itong dalawa is blush. And guys, ito talaga, ito yung pinaka gusto ko talaga mabili din sa Divisoria, itong Real Techniques sponge na to. And nagtanong-tanong ako sa iba din sa mga nadaanan ko sa 168 ganun. Kung saan-saan ako nagpunta para magtanong nito, and sobrang mahal niya, as in 80. Pero nung pumunta ako 698, nagulat ako kasi akala ko 75. Pero 50 pesos lang siya, as in talaga 50 pesos lang siya. And yun, try natin kung malambot ba talaga siya, kasi most of all beauty vloggers, pag nag-divisory haul talaga, hindi ito mga walang Real Techniques sponge na to. So, itry natin siya. Yeah, bye. Oh my god guys, ang lambot niya! First time ko magkaroon ng sponge na malambot, kasi yung ginamit kong sponge yung mga nakaraan is sobrang tigas at fake talaga yun. Pero ito, sobrang lambot niya! Grabe yun! Talagang di nakakasisibilin, 50 pesos lang. 50 pesos lang kayo, ang ganda o. Pang foundation mo, ganyan-ganyan. So, di ka nalugi dito, best. Tapos, ito rin, nabili ko, highlighter brush. Ayan. 25 pesos siya. And, buksan natin. Try natin kung okay ba siya. Okay yung quality niya. And, yan. Ayan siya. Nag-iisa na lang kasi ito, so binili ko na talaga. Ayan. And, hindi siya, Ewan ko kung makakakuha ba ito ng product, pero okay na yan. Huwag na tayo mag-inarte kasi 25 pesos lang naman. And, ito pa ang nabili ko, salamin. Kasi kailangan ko ng salamin sa school. So, ayan may suklay pa siya, which is di ko naman gagamitin. Yan, ang kailangan ko lang talaga dito is salamin. And, 20 pesos lang to mga best. At, ito pa. Itong mga tassel earrings na to, kasama tong black na to, at itong nakikita nyo yung black na suot ko, itong tatlo na to is for 54 pesos. Itong isang buo na to, 54 pesos. Hindi ka pwede pumili kung ano yung gusto mong kulay. Depende na yung kulay kung ano yung nakalagay dito sa mismong ganyan na yan. So, ayan yung mga nakuha kong kulay, black, pink, and red. So, 54 pesos na tassel earrings na tatlo. And, para sa pagtatapos ng haul na to, ito na ang pinakalas kong nabili sa Divisoria. This, ano ba yan? Nag-shake. Kiss Proof Menaw Pro Cheek and Lip blah blah blah. Ayan. And, na-disappoint ako dito na-disappoint agad ako kasi nakalagay dun sa display nila KJM lip tint, and then nakita ko yung packaging niya, sobrang parang hindi siya ang gara. Tapos violet yung gusto ko kasi may mga swatches dun sa paper, and violet yung gusto ko kunin, pero nagulat ako kasi pagbukas ko ang gara kasi blue. Pero mag-violet naman daw to pag nilagay dito. And, tatry natin siya. Kung okay ba siya. And this is 40 pesos, pero nakalagay sa resibo, 50. Bakit ganun kayo? Nagdadagdag kayo? So, yan. Ayan siya. Ayan. Sobrang leak. Parang ang gara. Hindi ko maintindihan. Parang Parang alam mo yung yung dye lang siya na blue na nilagyan ng tubig. Pero, para sa haul na to, tatry ko pa rin siya. Titingnan natin. Oh my gosh, ang gara. Ang gara. So, yun guys, tapos na ang ating Divisoria haul. And, guys, thank you for watching and see you guys on my next video. Magkita-kita ulit tayo sa aking next video, mga best. And, goodbye, guys. Thank you and God bless.